of course, I'm sure you've heard about this already, all these concerns about the impact of the holidays on the numbers of our infected after after December. Malamang daw tataas yan, sabi ng DOH. Because of, you know how Filipinos are, they can't seem to keep away from each other. So that's going to be a major challenge po for you. Parang pangbinyag sa inyo. Medyo malaking sakit ng ulo yan. How do you keep people, how do you get people to behave this coming holiday season para hindi magka-infeksyon? Okay, unang-una, yung mga pulisiya natin sa Task Force COVID, na ilatag na yan ng aking sinundan, si Jalal Eliasar, siyempre galing din niya sa IAT. Primarily, sinusuportahan namin yung ating mga local government units. So kung ano man yung kanilang mga safety and security protocols na ipinatutupad sa kanilang lugar, nandiyan ang inyong Task Force COVID, lalong-lalo na yung Philippine National Police. So ganun yung setup natin. Katulad ngayon sa Davao, yung nag-impose sila ng granular lockdown. So nandoon yung Task Force COVID, ang PNP, ang AFP, may mga contingents kami doon. So Ed, tinignan namin ito ngayon. No? Nasa na ba tayo natin sa laban natin sa COVID ngayon? No? So nagbukas yung ating ekonomiya, yung ating mga social activities na dagdagan. So talagang kahit wala pa itong kapaskuhan, nung sinimulan natin to dito nakita natin na yung risk tataas. No? Talagang tumaas na. Kasi bumilis, lumawak, dumami yung flow of goods and services and people. Kaya yun yung minamatsyagan namin ngayon. No? At yun ang dinobli namin ng tao doon sa mga places of convergence, yung ating mga visibility na patrol na nandoon doon. At dalawa yung ginagawa nila. Isa yung siyempre nanguhuli, nagpapaalala muna, tapos naguhuli ng violate. At yung information drive na napakahalaga din na ginagawa ng ating mga kapulisan at miyembro ng ating JTF COVID Shield. Mm-hmm. So, pero sir, so far, I can imagine po, yung malaking challenge po dyan kasi yung mga pamilya magsasama-sama inside their homes. It's easier, I suppose, it's easier pa nga nabantayan yung mga tao pag nasa public places. Pero alam mo yung mga taong, mga pamilya nagpupulong pagdating ng Pasko, nasa labi ng bahay at hindi mo mababantayan yan. So medyo may challenge po tayo doon. Yes, Ed. Kaya kung titignan mo nga nung nagsimula tayo sa kampanya natin dito, una, national ang control. Tapos, pinalakas natin yung LGU in empower. Tapos, sinusuportahan ng ating PNP, ng ating COVID Shield. Tapos, sana tignan natin, ibaba natin sa individual na level. Kasi yung inyong police, yung inyong army, hindi namin kayo kayang bantayan every square inch ng, ng lugar natin. Kaya yung participation ng bawat isa sa atin, talagang inaasahan namin yan. At kung gusto natin magtagpay dito, dapat sama-sama natin pagtulong-tulungan ito para matalo itong COVID. Pero siguro, General, yung mga mahirap na bantayan na public places ay yung mga, yun na, divisorya, mga palengke. Oh. Lalo na ngayon na maglalabasa ng mga tao, mamimili, magsha-shopping, marami na rin talaga nakakapansin na halos wala ng social or physical distancing sa mga lugar na yon. Kahit nga lang po sa pila sa bus, no? Halos wala ng distancing. Paano kaya yung may enforce? Lalo na ngayon na magdaragsaan. Luchi, katulad ng binanggit ko kanina, doon sa mga places of convergence, talagang dinobli namin yung tao namin dyan. Dito sa Divisoria, tinawagan ko yung MPD director. Tama-tama naman, nag-meeting sila ni Mayor at naglunsad sila ng kampanya doon. Nakita nyo, may mga pinaklas doon na lugar, na areas na para naman mapabilis ang pagdaloy ng tao, pati yung mga namimili at saka mga nagtitinda roon. So talagang ang trabaho namin, suportahan yung mga efforts ng local government units. Ito yung sinabi ng aming DILG Secretary, work closely with your local government units kasi sila yung nag-i-impose, binigyan sila ng kapangyarihan ng ating IATF para magsagawa o maglagay ng mga mas mahigpit na patakaran na angkop sa lugar na nagalawan nila. So, ganun din sa ibang lugar, yung din ang instruction na binigay namin sa aming mga commanders, may mga areas kasi na sinabi nga lang critical ayon sa mga research, yun din, work closely with our local government units.